Nag-notify. Wow, nag-notify. Hello guys! So wakas, nakapag-live din. So wakas, nakapag-live din. So wakas, nakapag-live din guys. Oo. Nilabanan ko yung ano ko. Nilabanan ko yung tawag na ito, katamaran ko. Ay, parang putla ako. Hi! Hello! Wait lang. Pangit ng camera. Hi guys! Share ng live. Thank you so much. Share ng live, guys. Thank you, thank you. Pa-share, share, share. Pa-share ng live. Thank you, thank you. Parang hungry ko. Pa-share ng live. Thank you so much. Hindi ko anong maganda sa buhok ko. Share, share, share. Pa-share, share, share. Pimples, ayan o. Tinubuan ako ng pimples. Ba't parang pangit ng ano? Parang pangit ng ano? Camera. Wait lang, kuha mo na. Hello. Pa-share ng live, guys. Thank you. Wow. Thank you, John Silva, for the 20 stars. Parang ang itim kasi sa camera. I'm not fresh. Sure. So, maaga tayo nag-live ngayon, guys, kasi almost 3 days na naman akong absent. Yung hinihila na naman ako ng katamaran. Parang haggard ko. Parang haggard ko. Pansin niyo ba? Parang haggard ko. Lifting tayo konti. Parang haggard ko. Hello, good evening. Ay, good evening na ba? Good afternoon pa pala kasi hindi pa siya 6.
Good afternoon pa lang. Pag 6 na, yun, good evening na yun. Hello. Ang pangit ang ano. Lang. Pag ganyan, okay ba? Hi sa 624 viewers. Dumami yung viewers ha. Thank you. Sinare nyo ba yung live ko, guys? Baka may maiinis naman dyan ha, na nagsasabi akong pa-share ng live ko. Baka may mga maiinis naman, na naman. Hello sa 662 viewers. Hello guys, may nakabukat. Tago na lang natin yan. Itago natin sa buhok natin. May nakabukat daw. Yan, ganyan. Hi sa 705 viewers. Hello guys. Tagal kong hindi nag-live, no? Almost 3 days. Ang tamad ko na mag-live. Ngayon pa talaga ako tama rin sa pagla-live na 28 days lang yung February. Di ba? 28 days lang. Hello. Paano ba mag-bloom lang? Ayusin natin yung buhok natin. Hello everyone. Pa-share ng live. Thank you so much. You and I, you my darling in the sky. Hello, hello. Looking very gorgeous. Hello. Mga taga-ibang bansa yung mga viewers ko, no? Halos. Pa-share ng live. Thank you so much. Pa-share ng live. Magti-tiktok ako mamaya. Ano kaya titiktok ko, no? Kasi 3 days na rin ako hindi nakapag-tiktok. 3 days. Anong FB mo, ma'am? Same name din po sa ano, FB page ko. Hi, babes. Kamusta na ikaw ngayon? Pa-shoutout naman dyan. Watching your live now. From Tarlac. Sunny Diada. Hi, Sunny Diada. God bless you. God bless you too. Ang ganda ng mga ganitong viewers. Yung ano. Marespeto. Sayaw ka nga po. Magsasayaw ba ako? Hello. Good evening. Pa-share ng live. Thank you so much. Where are you from? From Philippines. I came from Philippines, guys. Idol shout out, ingat lagi. Hi kay Leonard Insigni Tanaliga. Hello. Hi ma'am, ilang taon po kayo, ma'am ganda? Secret. Secret, secret. Pa-share ng live. Thank you so much. I like Philippines girls. Gusto daw niyo yung mga girls na taga Philippines. In short, Filipina. Miss you too. Hello. Hello. Pa
share ng live. I love you from Itivac. Saan yung Itivac? Cavite ata yun ah. Joselito Lacson. Secret. Parang Hogard ko. May filter ba to? Parang Hogard ko ngayon. I'm not blooming right now. Ma'am, kamusta po araw niyo? Okay na okay po yung araw ko ngayon, guys. Actually, hindi naman ako for ilang days or week. Nawala yung live ko, gagi. Okay na ba? Nawala yung live ko. Parang dilim, no? Parang dilim ng live ko, kaloka. Ngayon lang nag-notify. Wait lang, punasan ko yung ano ko, guys. Kaya siguro, ano, yung camera ko. Pupunasan ko muna, saglit lang. Hello. Do, 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 do. Please speak ano daw mag English. Okay. Mag-speak English tayo. Hi from Nigeria kay Prince Brown. Hello. Mamukha-mukha kapatid kong bunso. Wow, sana wow. Good afternoon. Hi sa 700. Ang dami kong viewers ngayon. Hi sa 771 viewers. Hello. Nami-miss niyo ako, no? Ang dami niyo, ha? Ang daming viewers. Ayun, no? Road to 800 viewers na ako. Give me Gcash, ate. Pag nagpapa-Gcash ako, guys, mag-a-announce ako na mamimigay ako ng Gcash. Wala kasing laman yung Gcash ko. Nakaraang araw is nag-load ako. Kasi nawalan ako ng internet. So, kailangan ko magpa-load. Kasi hindi ako pwedeng mawala ng internet in one day. Oo, hindi pwede. Kasi may mga inaasikaso kasi ako through online. Oo, more on online kasi yung trabaho ko, guys. So, hindi ako pwedeng mawala ng internet. Oo. Kaya, sa mga nakakakilala sa akin, magtataka talaga sila or mapapaisip sila kasi hindi ako halos lumalabas ng apartment. Eh, ba't naman ako lalabas eh? Yung work ko is online. Online po yung halos lahat ng work ko, mga transaction ko. Puro po online, so no need nang lumabas, which is much better for me kasi no need na akong lumabas. Oo. Kasi parang hindi kasi okay kung labas ako ng labas. Hindi okay for me lang, guys, ha? Kasi ako lang mag-isa lagi, so parang hindi maganda sa akin ng labas ng labas kasi ako lang lagi mag-isa, guys. Kaya parang pabor din sa akin na yung mga work ko, yung mga transaction ko is halos online. Lahat talaga online except na lang sa groceries. Groceries. Oh, actually, pwede naman mag-online ako through groceries. Kaso nga lang, feeling ko hindi siya makompleto. Kaya kailangan ako na mismo mag-grocery talaga. Para mabili ko lahat ng mga kailangan. Actually, sinusulat ko talaga eh. Hindi ko sinusulat ni tinitake down note ko sa cellphone ko lahat ng mga bilihin ko para pag nandun ako sa groceries, mabibili ko lahat ng kailangan kong bilhin, di ba? Iba kasi pag hindi mo sinulat, malaki yung chance na makakalimutan mo, di ba? So, take down note talaga dapat, di ba? Para wala makakalimutan at mabibili lahat ng
kailangang bilhin. Lalo na, bihira lang ako nag-grocery, guys. Every once to twice a week lang ako nag-grocery. Ay, mostly talaga twice a week lang. Mostly twice a week akong nag-grocery. So, ayun. Yun, lumalabas ako ng ganun. Pero lahat, halos, guys. Yung work ko, I don't know kung, hindi ko siya mako-consider talaga na. Pero, for me ha, kinukonsider ko na siya na work. Work talaga. Yung dito, yung pagla-live ko, pag-upload ko ng video sa YouTube, kinukonsider ko na siya na work. Kasi doon na ako, yun na bala yung nagiging source of income ko, di ba? Sa mga personal needs ko, pangbayad ng mga bills, sa pagpapadala ko sa parents ko para sa mga pangangailangan nila. Every month, pagkain, gamot, lahat. Doon, yun na rin yung nagiging source ko. Yun ang source of income ko para makapagpadala ko sa parents ko, din sa sarili ko, lahat ng needs ko. At the same time, ipon ko. Oh, doon na rin ako kumukuha ng pang-ipon ko para syempre, kailangan natin mag-ipon, guys. Lalo na't may edad na tayo. Hindi na tayo bata. So, kailangan natin mag-ipon for our future. O, diba? Kasi hindi natin alam, diba? Hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa akin. Like, for example, wag naman sana magkakasakit tayo. O, diba? May mabubuno tayo. So, kailangan natin mag-ipon talaga. Oo. Wag puro luho. Actually, ako guys, hindi ako maluho. Kung gagastos man ako, like, sa pagkain, mga bills, yun lang. Kung gumastos man ako ng malaki, mga gold lang yun, guys. Which is investment lang din. Investment din yun. Investment kasi to. Ito. Ito lang yung mga binibili kong loho. I don't know kung masasabi ko ba siyang loho. Kasi, sa iba kasi is kinoconsidered na to as investment. Malaking tulong to, guys. Pagdating ng panahon na masyado na tayong gipit. Ito, malaking tulong po to, guys. Pera po ito. Para na rin tayo nag-iipon sa bangko. Mas maganda pa nga to kaysa ilalagay mo lang yung pera mo sa bangko eh. Ito kasi is tumataas yung value niya. Compared dun sa nasa bangko lang yung pera mo. Tumutubo naman pero centavos lang ata guys per month. I don't know. Basta maliit lang yung tubo mo pag nasa bangko lang yung pera mo. Yun lang. For the rest, kahit nga damit eh. Bira lang ako bumibili ng damit ko, guys. Kung kailangan. Kung may lakad lang ako, dun lang ako bibili ng damit. Kung may importanteng lakad, yun, bibili ako noon. Paisa, dalawa, tatlo, ganun. Last ko bili ng damit sa Uniqlo is nung October. November, December, January. 4 months na ngayon. Nung October pa ako, last bumili ng damit. Tapos ito, binili ko to pang bahay. Kasi wala na akong pambahay, di ba? Ganun lang, guys. At ipa shout out po kay Eye Ten Moko. Hello. Ako kasi, guys, is sa panahon ngayon is ang pangit ng ng aso. Ano kaya yun, guys? Narinig niyo? Umuungol. May ibig sabihin yun, eh. May ibig sabihin yun pag nagaganyan yung aso. Ako kasi ngayon, guys, is naninigurado na talaga sa sarili ko. Kasi, ilang taon na ako, guys. Kung alam nyo lang ilang taon na ako. So, hindi pwedeng, wala akong sariling savings. Walang ibang tutulong sa akin, di ba? Kundi sarili ko lang. Ilang taon na ako. So, hindi ko pa ba isisecure yung sarili ko? At the same time, yung parents ko kasi. Kailangan na ng, tawag nito. Full support. Full support, full sustento talaga every month. Hindi pwedeng magbingi-bingihan ka lang ganun kasi mamamatay ng dilat yung parents ko kung magbingi-bingihan lang ganun ka. It's already a responsibility na sila kasi hindi na nila kayang maghanap buhay. Ang pangit ng umul ng aso. Hindi nila kayang maghanap buhay lalo na yung tatay ko hindi na halos makakatayo. So, isa yun sa mga pinoproblema ko. Kaya hindi ko na kaya kung poproblemahin ko pa yung ibang problema. Oo. Kung maharapin ko pa yung ibang problema. Kasi nga, sa hindi ko nga pinoproblema ko pa eh. Hindi pa ako stable.
hindi pa ako financially stable kasi itong mga racket-racket ko through online, hindi to panghabang buhay, guys. So, anytime pwede ito mawala sa akin. Lalo na kung magkaka-problema, hindi natin alam, di ba? So, anytime pwede ito mawala sa akin. So, hanggat kaya ko mag-ipon, nag-iipon talaga ako ngayon. Lalo na't yung parents ko, walang ibang tinatawagan, kundi ako. I don't know sa ibang kapatid ko, kung tumatawag ba siya, or sinasagot ba siya, or pinapadalhan ba sila. Hindi ko na alam yun. Kasi ako sigurado talaga, paggipit ng gipit na yung parents ko. Sa akin talaga yung tumatawag. So, doble na naman yung stress ko kasi sarili ko, pinaproblema ko pa. Parents ko pa, diba? So, yun ang isa sa dahilan. Kaya hindi ko na kayang mag-handle or harapin pa yung ibang problema kasi sarili ko nga, pinaproblema ko pa. Wala pa nga akong patayo na negosyo. Isa yun sa nagpapairita ng buhay ko ngayon, guys, kasi ang dami kong gustong gawin pero hindi ko alam paano simulan. So yun, kaya medyo mainitin yung ulo ko right now. Mainit yung ulo ko right now, guys, kasi ang dami kong gustong gawin na hindi ko magawa-gawa. Oo, kaya yun lang. Ayoko muna, gusto ko muna magkaroon ng peace of mind. Ayoko muna dagdagan ng stress yung utak ko. Ayoko may dagdag na stress kasi ako mismo sa sarili ko nai-stress. Hindi ko pa alam nung gagawin yung ganun. Not unless na lang may isang taong lalapit sa akin tapos tutulungan ako yung ganun. Pero kung may taong lalapit sa akin tapos dadagdagan lang yung stress ko, wag na lang. Yung ganun. Kasi dati nung panahon na wala pa akong ipon, tapos tatawag yung parents ko sa akin. Dumudoble yung stress ko. Kasi nga, sarili ko nga pinaproblema ko pa eh. Financially talaga. Parents ko pa. O, oh, diba? Doble, triple yung stress mo talaga. Sa totoo lang. Kaya ngayon, todo tipid ako. Tipid ako, guys, kahit ako lang mag-isa. Sobrang tipid ko. Tapos, kahit nga sa pagkain eh. Pinag-isipan ko pa yung mabuti. Pag lalo na medyo mahal yung kinain ko. Pinag-isipan ko pa yan, guys. Pero syempre, sometimes, treat yourself. Para maging happy naman yung self mo. Diba? Yung ganun. Kaya kung siguro kung walang nakakaintindi sa akin right now, wala lang magawa nun. Kasi ako lang naman, sarili ko yung nakaintindi sa akin eh. So, hindi na ako nag-i-expect na iintindihin ako ng ibang tao. Hindi ko na yung in-expect. Ang in-expect ko na lang ngayon is yung sarili ko. Yung sarili ko lang yung makakaintindi sa akin. Yung sarili ko lang yung nakakalam ko ano yung ginawa ko. Yung ganun. So, no need to explain. Bahala na sila kung anong iisipin nila. Diba? Kasi kung ako yung magsasalita, masakit kasi ako magsalita, guys. Kaya, hanggat maaari, pinipigilan ko yung sarili ko na magsalita. Kaya pansin niyo ng parents ko, ng mga kapatid ko na tahimik lang ako. Bigla na lang ako hindi pwedeng kausapin yung mga ganun. Kasi nga, kasi pag ako nagsalita, tagos hanggang buto yung mga words na lumalabas sa bibig ko. Tagos talaga. Tagos kong tagos. Kaya hanggat maaari ayokong magsalita. Kaya makikita na lang nila na hindi na ako nagsasalita. Hindi na ako kumikibo. Ibig sabihin lang noon, there's something wrong. Kaya kung lalo mo akong tinitrigger, kapag nagsalita na ako, ipasensyahan na lang talaga. Kasi, lalabas talaga yung ano nasa isip ko. Hi kay Adrian Perez. Pwede ba tumawag po? Saan ka tatawag? Yun lang naman. Puro mabait ako, guys. Puro maldita din ako. Hindi ko sasabihin na mabait ako. Kasi maldita talaga ako. Depende sa tao. Visible po ba? May Mar Miles. Actually, ang dami kong viewers right now. Naka 24 minutes na agad akong bilis. Yun lang naman, guys. Parang mabait ako. Maawain ako, guys. Madita ako, pero maawain ako. Buka kundit eh. Maawain akong tao. Promise. Lalo na sa mga matatanda at bata.
kahinaan ko is, lalo number one parents ko. Kahinaan ko. Parents ko talaga yung kahinaan ko. Tapos, maawain ako sa mga matatanda at sa mga bata. Oo. Tapos, yun lang. Matitiis ko lahat. Lahat-lahat. Except sa parents ko. At saka dun sa taong nagpapaaral sa akin ng college. Yung nagpapagraduate talaga sa akin. Yung nagpatupad ng isa sa mga pinangarap ko talaga since birth. Yun sila yung mga hindi ko kayang tiisin. Parents ko. Siguro mga kapatid ko, kaya ko silang tiisin. It's all because mga stable na kasi sila guys, yung mga kapatid ko lahat halos. Except dun sa mga kapatid kong lalaki na dalawa. Yung dalawa ko kasing lalaki guys, masasabi kong they really need a help. Yun lang talaga sila, yung dalawa yung iniisip ko ngayon. And wini-worry talaga. Pero the rest ng mga kapatid ko, stable naman sila eh. Sa tingin ko lang. Kaya naman nilang buhayin yung mga sarili nila, yung pamilya nila, kaya na nilang gumapang, yung mga ganun. Madiscarte din naman sila, kuripot, yung ganun. Kaya, okay lang kahit tiisin ko silang, but yung parents ko talaga, hindi pwedeng tiisin. Dati siguro pwede ko silang tiisin yung parents ko, na no communication at all, kasi dati nag-aaway na kami na ng parents ko, guys. Dati kaya ko silang tiisin kasi may nag susustento ata. Oo, parang yung isa kong kapatid yung nasa abroad pa is sustentado talaga sila within 2 years ata yun or mga 2 years din yun. E ngayon, parang hindi na ako sure kung sustentado ba talaga sila every month. I don't know, wala din akong balita. So, tapos yung tatay ko may sakit, nanay ko may sakit na rin, may mga nararamdaman na silang lahat. Nang dahil nga sa katandaan na, matanda na talaga yung parents ko guys. So, hindi ko kayang matulog ng hindi ko alam na okay na sila, may source, may allowance na sila, ganun. Hindi ko kayang matulog, hindi ako makatulog na mahimbing nun. Natalis na lang kung alam kung may ibang kapatid ako nagpapadala talaga, yung stable din na pagpapadala. Yung ganun. Kaya yun. Tapos ilang taon na ako. Diyos ko Lord. Ilang taon na ako guys. Ilang years na lang senior citizen na ako. O diba? Sino ba naman ang hindi manigurado niyan guys? Manigurado na talaga ako. Kasi ilang taon na ako. Alam niyo lang ilang taon na ako. Dapat nga may pamilya na ako guys eh. Dapat nga sa edad kong to, pamilyado na ako. Marami na akong anak. Dapat. Sa edad kong to. Mataas na yung edad ko, guys. Mga hindi nakakaalam, mataas na yung edad ko. Kaya dapat sa edad kong to, dapat may ano na ako, pamilya. Stable na ako sa life. Kaso until na wala pa. Still working on pa ako sa buhay ko. Tinatrabaho pa yung buhay ko. Para preparation in the future. Kasi ilang taon na lang, may edad na talaga ako. Ilang taon na lang. Kaya ganun, isa yun sa mga wino-worry ko right now. Kasi ilang taon na ako ngayon, tapos wala pa. Parang tinatrabaho ko pa yung buhay ko. Yung ganun. May parents pa ako na pinoproblema ko din. Diba? Kasi sabi nga ni TJ, yung vlogger, yung mama daw niya is para na rin daw siyang nagpapaaral ng college. Para na rin daw siyang nagpapaaral ng college. Kasi magastos daw. Yung ganun. Kaya natatawa na lang ako nun eh. Pag nakita ko yung vlogger na yun. Kasi lahat ng mga sinasabi niya, relate ako. Nakaka-relate ako. I don't know. Kasi nga, laking hirap din kasi yung vlogger na yan. Laking hirap din siya. Kaya siguro nakaka-relate ako sa mga sinasabi niya. Yun. Magdita ako. Lagi kami nag-aaway, lalo ng nanay ko, tsaka dati nung tatay ko din. Nagka-misunderstanding kami yun eh.
Wala kami nang away pero hindi ko sila matiis. Kasi siyempre nanay mo, tatay mo, di ba? Hindi ko sila kayang tiisin. Lalo na ngayon. They really, really need a help. It's normal naman siguro kasi minsan maglabas din tayo ng sapa ng loob. Hindi din po. Hindi rin pwede na puro lang tayo okay kahit puputok na tayo, di ba? Sa sama ng loob, di ba? Sa kunti na lang sasabog na tayo. Tapos mag okay-okay pa rin tayo. So, hindi rin okay yun. Kaya, paminsan-minsan, ilalabas din natin yung mga sama ng loob natin. Para, minsan kasi nakakalimutan nila eh. Yung ganun. Kaya, minsan, ilalabas din natin para ma-remind din. Di ba? Magkaroon din sila ng reminders. Pero, syempre, alam naman, pero at deep inside nun, alam naman nila na mahal na mahal sila eh. Alam naman nila na yung parents ko lalo. Alam nila na mahal na mahal. Alam nila yan na, nafe-feel nila yan na mahal na mahal sila. Actually nga, ini-spoil nga sila eh. Totoo lang. Yung parents ko guys, ini-spoil yan namin. Lalo na yung ate ko, yung isa kong kapatid na bunso, yung kuya ko. Lalo dati, nung ate ko nasa Maynila. Ini-spoil yan sila eh. Yun talagang unang nag-i-spoil sa parents ko. Yung ate ko na nasa Maynila. The same time, yung isa din kong kapatid na bunso namin, ni-spoil din yun sila. Ako din, ini-spoil ko din yun sila. Eh, alam din na yan, na ini-spoil sila eh. Kaya minsan, dahil sa kaka-spoil namin, parang medyo nakakalimutan nila minsan. Yung ganun, parang na-over na, yung gano'n. Parang na-over na. So, minsan, napipitikan ko talaga. May pitik talaga minsan. So, masasabi talaga ng parents ko na ang lala talaga ng bibig ko daw. Minsan talaga maano yung bibig ko eh. Kasi, minsan, hindi ko mapigilan talaga na may mailabas akong sama ng loob. Kahit mabawasan man lang konti, di ba? Kaya, even though marami tayong sama ng loob, ako, marami akong sama ng loob, sa totoo lang, pero, sinisit aside ko yun, kasi nga, parents is a parents, no matter what happened, they are still our parents, kaya hindi natin pwedeng pababayaan, no, hindi. Bilang isang anak, responsibilidad natin lahat as mga anak yung parents natin. Lahat tayo is responsibilidad talaga natin yung parents natin. Hindi pwedeng siya lang yung isang anak lang yung haharap ng responsibilidad. Kailangan lahat ng mga anak sila dapat yung magtulong-tulungan when it comes to parents. Kahit sabihin natin na as kapang kapatid is kanya-kanya, o kanya-kanyang ano sa buhay, kanya-kanyang gapang sa buhay, which is okay, kasi magkapatid lang kayo eh. Pero when it comes to parents, dapat lahat ng magkapatid is responsibilidad talaga nila yung parents nila. Hindi pwedeng si Poncio Pilato lang yung ganun, hindi. Kailangan lahat talaga is gagampanan dapat yung responsibilidad nun sa parents. Pero kung sa kapatid naman, magkakapatid. Kahit wala na yun eh. Kahit kanya-kanyang, kanya-kanyang gapang na sa buhay. Kasi magkapatid lang. Pero kung sa parents, di pwede. Diba? Tama ba ako guys? Mga sinasabi ko. Kasi, in my own opinion, yun talagang nasa isip ko. Pero, meron naman akong kapatid doon na malapit sa parents ko na hindi talaga pinabayaan yung parents ko. Lagi niyang chinicheck, yung mga ganun. Yung isa ko doon na kapatid. Lagi talaga yung nakamonitor doon sa parents ko. Which is, I'm very thankful kasi kami magkakapatid lalo na lahat, kaming lahat ng babae. Is wala talaga doon, malayo. Dito kami. Kasi naghahanap buhay. Kasi kung doon kami titira din, guys, so anong mangyayari sa amin kung doon kami titira? Kung doon kami lahat titira sa amin, anong mangyayari sa buhay namin? Nako,
baka hindi mararanasan ng mga parents namin kung ano yung mga naranasan nila ngayon. Kung nandun kami lahat sa lugar kung saan yung mga parents namin. Diba? Kung hindi kami lumayas dun, naku, baka lahat kami ngayon, guys, naghihirap. Baka hindi naranasan ng mga parents namin yung mga naranasan nila ngayon. Baka same as usual. Kung ano yung sitwasyon namin nung bata pa kami, baka pareho din. Pareho lang. Pareho. Walang nangyari. Kung hindi kami nagsialisan, kung hindi kami pumunta sa mga iba't ibang lugar, uwan ko lang, guys. Baka sobrang hirap pa rin namin ngayon. Baka kahit papano kasi ngayon is naranasan ng mga parents namin yung parang medyo, kunti lang na okay na buhay kahit papano. Kaysa compare dati na grabe talaga. Ang ganun. Diba? Kasi yun, walang mangyayari sa amin, guys, kung nandun lang kami sa amin. Yung talagang totoo. Kasi nga, bukid yun, guys. Ano ba ini-expect yung stable na pangkabuhayan showcase dun sa amin? Anong ini-expect? Diba? Anong ini-expect nyo? Pag nasa farm. Pag nasa bukid. Baka nga hindi ako nakapag-aral ng college. Kung nandun lang sa amin. Baka nakapagpangasawa ako. Baka ang napangasawa ko guys is taga dun. Tapos siguro farmer ang nangyari sa akin. Nandun ako sa farm. Nagtatanim ng palay. Nagtatanim ng mais. Kahigtuka. Yung tawag nun, kahigtuka. Ganun, walang halos makain. Katulad nung nangyari nung bata pa kami. Yung mga anak ko siguro, matutulog ng walang kain. Ganun. In which, yun ang ayaw kong mangyari sa buhay ko, guys. Yung ayokong mamatay ng ganun pa rin yung sitwasyon ng buhay ko. Ayoko. Kung pinanganak akong ganun, hindi ko kasalanan yun. Pero kung mamamatay ako ng ganun, it's already my fault. Pa-shoutout po sa you babes. Oh, hi kay Royce Rihanna. Nagugutom ako, guys. Diba? Sana may matutunan, guys, sa mga viewers natin ngayon, guys, na huwag kayong magstay sa isang lugar kung alam niyo hindi kayo mag-grow. Kung sa tingin niyo yung buhay niyo sa lugar na yun is as is or at is. Yung pareho lang, yung walang mangyayari, walang improvement. Then, it's time to move another place. So, baka sa lugar na yun na ano nyo, nilipatan nyo is yun talaga, doon ang swerte nyo, yung ganun. Kasi kami magkakapatid na mga babae. Wala, hindi talaga kami nagstay doon sa lugar kung saan kami binanganak, guys. So, nagsialisan talaga kami agad nung nakagraduate lang namin ng elementary. Kasi kami lahat doon kami nag-elementary. Doon sa lugar ng parents namin. But after that, nagsialisa na po kami, guys. Wala po talaga sa plano namin na magstay talaga doon, mag-asawa doon. Wala. Kami lahat. Yung eldest kasi namin is babae. Yun, umalis din siya. Pagka-graduate niya ng college. Kasing hirap talaga doon sa amin, guys. Yun po yung totoo. Sobrang hirap talaga. Yung tipong matutulog kami dati. Kasi wala nga. Walang-wala nga. Yung tipong matutulog kami dati na walang kain, yung mga ganun. Kakain kami ng saging lang, yung mga ganun. Pero hindi ko naman mabiblame yung parents namin kasi yun na, mahirap lang talaga kami. Yung ganun. Huwag kayong magstay sa isang lugar na alam nyo hindi kayo mag-grow. Oh, left your comfort zone. Umalis kayo dyan sa comfort zone nyo. Kasi mahirap. Kung hindi kayo talaga aalis dyan sa comfort zone nyo or sa lugar na alam nyo hindi kayo nag-grow, wala talaga mangyayari sa buhay nyo. Mamamatay talaga kayo na ganun pa rin. Kaya much better na mag-ano kayo, guys. Find your life para magkaroon ng meaning yung life nyo. Kaya believe ako dun sa mga taong hindi nagstay sa lugar na parang nakasanayan niya. Yung umalis talaga sila sa comfort zone nila. Yung tipong hinanap talaga nila yung buhay nila para mag-grow. Kasi yun naman talaga ang purpose, guys, kung bakit umalis kayo sa lugar kung saan nakasanayan niyo, yung comfort zone niyo.
Kasi ang rason nyo is to grow. To grow naman talaga. Para maiba yung buhay nyo. Yung ganun. Yun naman talaga yung purpose. Pero naiintindihan ko rin naman yung iba. Yung ibang tao na ayaw umalis sa lugar kung saan nakasanayan nila. Yung comfort zone nila. Naiintindihan ko rin yun. Kasi hindi naman lahat ng tao is pare-pareho ng mindset. Yung iba kasi hindi nila kayang iwanan yung mahal nila sa buhay. Yung mga ganun. Which is naiintindihan ko din. And then, it's their choice. Choice nila yun sa life nila. It's their decision. So, wala tayong magagawa nun. Kasi kanya-kanya naman tayo eh. Hindi naman pwede guys na kung ano yung mindset mo, kailangan ganun din yung mindset niya. Hindi pwedeng ganun. Kasi lahat ng tao is magkaiba talaga yung mindset. Kahit nga kambal kayo eh. Kambal kayo, di ba? Still, magkaiba pa rin kayo ng mindset, magkaiba ng pag-uugali, yung mga ganun. Paano pa kaya yung ibang tao, di ba? Kaya pinanganak kasi tayong unique. Ibig sabihin yan, iba't iba yung pananaw sa buhay, iba't iba yung mindset, iba-iba yung plano sa buhay, yung mga ganun. But it's okay, naiintindihan ko rin yung mga ganung mindset din. Kasi yun talaga yung mindset nila. Choice nila yun sa buhay. Kasi bilang isang tao, responsibility mo yung buhay mo. Ikaw yung may responsibility sa buhay mo. Kaya kung ano man ang nangyari sa buhay mo ngayon, it's all your decision. Ano mo yun? Decision mo yun kung bakit kanyan yung naging buhay mo. Lahat yan. Responsibilities mo. Kasi yun ang naging decision mo sa buhay. So, ikaw din yung haharap ng mga consequences ng dahil sa mga decision mo sa buhay. Yung ganun. Kaya wala kang ibang mabiblame kung ano yung naging buhay mo ngayon, kundi sarili mo lang. Yung ganun. Lalo na kung pinanganak kayong mahirap, so, magporsige ka na lang talagang aangat yung buhay mo. Yun lang. Yun lang naman. Magporsige kang umangat yung buhay mo. Huwag mong iasa sa ibang tao. Kailangan you have your own diskarte, tawagan. Kasi guys, kahit hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral, pero kung madiskarte tayo sa buhay, aangat talaga tayo, tapos magkaroon tayo ng magandang mindset. Siyempre, number one dyan is prayer. Kailangan natin mag-pray. Na i-guide tayo sa lahat ng mga naging decision natin sa buhay. Kasi hindi lahat ng decision natin sa buhay is good or tama. So kailangan pa rin natin ng guidance from Papa God. Kailangan din ng guidance para i-correct tayo. Kasi ganun nangyari sa akin, guys, until now. Lahat ng naging decision ko sa buhay, ipinapasuyos ko 'yan lahat. Sinasabi ko na lang 'yun na ikaw nang bahala, Lord. Ganun. Basta ang importante is ginawa mo yung part mo, then yun na, bahala na si Lord kung ibibigay niya ba yan sa'yo or hindi. Kasi sa maniwala kayo or sa hindi nga, is lahat ng mga ginawa ko, lahat ng mga decision ko sa buhay, ipinapasadyos ko yun, guys. Kasi siya lang kasi talagang nakakaalam. Kahit gaano pa kaganda yung plano mo sa buhay, kahit gaano pa yan kaayos yung plano mo sa buhay, kung ayaw yun ibigay sa iyo ni Lord, wala kang magagawa. So, ano pa ang gagawin mo? Ipapasadyos mo lahat ng mga decisions mo, actions mo, mindset mo. Yung ganun. Kaya ngayon guys, ang dami kong gustong gawin sa buhay. Hindi ako makapag-start. Kaya ang pinag-pray ko na lang na ikaw nang bahala, Lord. Bigyan mo na lang ako ng signal kung go na. Kung yun na ba, time na ba. Yung ganun. Yun na lang inaantay ko ngayon, guys. Ayokong i-pressure yung sarili ko nang dahil lang sa mga sinasabi ng ibang tao na mag-start na ako, ano pa bang inaantay ko. Kasi para sa akin, hindi pa right time. Kasi alam ko naman kasi kung right time na, guys, eh.
mafe-feel ko kasi kung right time na. Kaya hindi ako nagpapa-pressure sa mga sinasabi ng ibang tao na need ko na daw mag-start kasi ano pa inaantay ko yung mga ganun, no? Hindi ganun kadali mag-start ng plano, guys. Kailangan mo yung pag-isipan ng mabuti. Kaya hindi ko pinapakinggan yung mga ibang opinion ng ibang tao. Ako sa mga sinasabi mo, Luz. Hi, kay Kaisin Rolio. Hello po. Hindi ko pinapakinggan. Binabaluwala ako lang sila. Kasi lahat ng yan, ipinapasa Diyos ko na. Lahat ng yan, basta, kasi sila, kasi mga nasasabi ng ganun sa akin, guys, is hindi rin sila successful pa eh. Wala pa rin silang nararating, hindi talaga, actually may narating na sila, but hindi sila ganun kasuccessful pa sa buhay, so. Ano ba ang dapat nilang ipuprove sa akin? Yung mga ganun. Except na lang kung successful talaga na. Talaga na yung taong yun. Pwede, pero wala eh. Wala din eh. Mas malaki pa nga yung ipon ko eh. Kaysa sa nagsasabi ng ganun. Di ba? Kasi naniniwala ako sa right time. Kasi lahat ng mga nangyari sa akin sa buhay ko, guys, is in a right time lang talaga. Kahit, matagal talaga. Sobrang tagal, guys, na mga itong mga nangyari sa buhay. Matagal ko na itong pinangarap. But, pinangarap ko to dati na hindi ko in-expect na mangyayari. Hindi ko talaga in-expect na mangyayari. Kaya isip ko dati hanggang pangarap lang talaga. Kasi hindi naman masama kung mangarap tayo, di ba, guys? Pinangarap ko lang itong mga nangyayari sa akin. Hindi ko talaga to in-expect na mangyayari talaga or binigay sa akin ni Diyos. Or ni Papa God. Kaya naniniwala ako sa right time. Yun. Pag right time ko na at saka ibigay na ni Papa God, walang makapagpipigil. Tama ba? Walang makakapigil nun. Pag right time mo na, then para sa'yo na talaga yan. Yung mga ganun. Kasi based on my, sa mga sinasabi ko, guys, lahat ng mga sinasabi ko is based on my experience. Ingay? Mubisit akong pag ganyan. Ang lakas ng mga boses, yung parang nandun sila nakatira sa bukid. Nakatira tayo sila sa bukid. Ganun kasi pag nakatira ka sa bukid, guys. Yung ang lapit-lapit yung nag-uusap kayo ng malapit, pero parang nagsisigawan. Yung ganun. Hi! Yun lang. Yun lang naman ang ma-share ko, guys. Huwag kayong mag-depend sa mga sinasabi ng ibang tao. Mind your own business. Natanis na lang kung yung mga opinion nila is makakatulong sa'yo. Yung mga ganun. Pwede. Pwede nyo i-grab. Kasi minsan, kailangan din natin ng opinion ng ibang tao. Pero, yung feel, yung ano na, parang dinidiktahan na kayo, yung mga ganun. It's your decision na rin naman kung papakinggan nyo, yung ganun. Kasi ako, I have my own decision talaga. Nakikinig lang ako sa isang opinion pag alam kong okay to. Okay tong opinion na to. Igagrab ko tong opinion na to. Yung ganun. Nakakatulong sa akin yung opinion na to. Pero pag yung opinion na yun is parang pinipressure lang ako, hindi nakakatulong sa akin, then dead ma. Ako kasi yung tao, guys, matatago mo talagang dead ma. Mahilig akong mang dead ma. Oo, kasi naniniwala kasi ako na I have my own opinion, I have my own decision, I have my own dream, I have my own pangarap sa buhay, I have my own mindset. Kaya kung sasabihin ng ibang tao na naiinggit ako sa kanya, yung hindi ko ito makakalimutan, guys, kasi may nagsabi sa akin na naiinggit daw ako sa kanya, insecure daw ako sa kanya. Siguro kung sinabi niya yun sa akin harap-harapan, sasagutin, mas simple lang yung isasagot ko. Well, paano mo nasabing inggit ako sa iyo, insecure ako sa iyo? Lahat ng bagay or sitwasyon na
meron ka ngayon is hindi ko gusto. Iba yung pangarap ko sa buhay, iba yung gusto kong marating sa buhay. At kung ano man yung mga narating mo sa buhay, hindi yun ang gusto kong marating sa buhay ko. Kaya minsan matatawa na lang ako, di ba? Ako kasi hindi naman talaga ako inggitera. Minsan naiinggit ako, but yung pag-inggit ko is hindi in a bad way. Ginagawa ko yung inspiration. Minsan nga, kinikilig pa ako guys eh. Minsan nga, kinikilig pa ako na, ang cute naman niya, yung ganun. Ang cute naman niya, narating niya yan in their own hard work. Yung ganun. Kinikilig pa nga ako guys, nai-inspired ako sa mga ganun. Ganung klaseng tao na yung mga may nararating sa buhay na pinaghirapan talaga nila. Lalo na yung mga taong galing sa mahirap. Tapos, nag-improve dahil sa sariling sikap nila. Yung ganun. Nang dahil inspiration nila yung family nila. Yung ganun. Nakaka-inspired yun, guys. Yung na-improve sila, yung umasenso sila, ano, in a right way. Oo, yung ganun. Kaya nabubwisit ako. Sa totoo lang, naiinis ako sa mga taong pagsabihan ako na insecure ako, inggit ako, how comes? Since bata pa ako, iba yung gusto ko marating sa buhay. Since bata pa ako, alam ko na kung ano yung pangarap ko sa buhay. Yung ganun. Kasi bata pa ako, guys, alam ko na kung ano yung gusto ko marating sa buhay ko, guys. Sa totoo lang, guys. I don't know, baka inborn ko lang talaga yun. Ganun na talaga siguro yung nananalaytay sa pagkatao ko. Kasi bata pa ako, elementary pa lang ako, guys. Siguro grade 3, grade 4. Meron na talaga akong sariling ambisyon. Meron na talaga akong sariling pangarap na sabi ko pa nga, grade 3 ata ako nung grade 4 na kailangan dire-diretso lang yung pag-aaral ko, pagka-graduate ko ng elementary, diretso high school, then pagka-graduate ko ng high school, diretso na ako college. Ayoko talagang mag-stop yung ganun, sabi ko dati. Kasi sayang, sayang yung panahon pag nag-stop ako, sabi ko pa dati. Elementary pa ako na yung grade 2, grade 3. Kasi alam ko may sarili isip na ako grade 2. Tsaka grade 3. Parang doon nag-start yung may tama na, parang okay na yung parang may ano na ako sa isip. May tama na yung pag-iisip ko. Grade 2, grade 3. Meron na akong sariling pangarap guys since bata pa ako. Meron na akong sariling goal. Oo, I have my own goal na talaga since bata pa ako. Siguro naman na babasa yan ng mga parents ko. Feeling ko. Parang naano na nila yan na ganun ako. Siguro nababasa yan ng mga parents ko. Hindi lang nila sasabihin, pero feeling ko nababasa nila yun since nang bata pa ako na ganun akong klaseng bata. Ayun, ganun. Na I have my own pangarap talaga. Kasi the way kasi dati ako magsasalita guys nang bata pa ako is parang ako matanda. Ang bilis ko kasi magkaisip nang bata pa ako. Parang ang bilis kong nag-mature. Siguro nang dahil sa mga naranasan ko din sa family namin. Kasi yung family namin guys sa totoo lang ano, magulo. Magulo talaga yun. Magulo talaga yung family namin. But, even though ganun, still, ano naman kami, kompleto. Hindi naghihiwala yung parents namin. Hindi kami nagkawatak-watak. Yung parang ganun. Pero, masasabi ko talagang magulo. Yung tipong walang tamang arrangement yung family na. Arrangement. Basta hindi ko ma-explain. Pero, yun lang. Proud, ang isa sa nakaka-proud lang is hindi kami broken family. Yun lang yung nakaka-proud para sa akin, guys. Proud na proud ako noon na hindi kami broken family. Yun lang. Pero, magulo talaga yung family namin. Ayoko na lang sabihin in details, basta magulo. Basta yun lang. Alam yan ng mga nakakilala sa amin. Kapitbahay namin, yun, alam nila yan eh. Kaya ayoko nang sabihin. But yun lang, proud ako kasi hindi kami broken family. Yun lang. Ang bilis ko kasing magkaisip dati guys. Yung parang ang bilis naging matured yung pag-iisip ko dati ng bata pa ako. Kasi ranas na ranas ko kasi yung kahirapan. Danas na danas ko talaga yung kahirapan ko since ng bata pa ako. Yung ganun. Kasi may mga relatives kasi ako, may mga pinsan kasi ako na okay. Hindi naman ganun ka okay, pero regular yung buhay nila.
nakakain sila 3 times a day ng okay na pagkain, yung masasarap na pagkain. Kayang-kayang ibigay ng parents nila yung mga pagkain na hindi namin natikpan ng bata pa kami. Kaya isip ko, ayoko ng ganitong buhay. Ayoko ng hanggang sa paglaki ko is ganito pa rin yung buhay ko. Yung ganun. Kaya sabi ko dati, nung bata pa ako, Lord, ikaw na ang bahala. Kahit dati pa guys, kinakausap ko na si Papa Galina. Lord, ikaw na yung bahala sa akin. Anong ganun. Alam mo naman siguro kung ano talaga yung plano ko sa buhay, kung ano yung goal ko sa buhay, ganun. Yun lang. Wala akong pake. Sino nagsabi nun? Sino ba yun nagsabi? Alvin Villarico. Wala lang akong pake sa'yo. Yung ganun. But, dasal lang guys. Kasi kahit may mga negative side tayo sa buhay natin, kahit maldita tayo, maldito tayo, pikon tayo, mga ganun. Pero still, kung nananalig pa rin tayo, fully trust tayo kay Papa God, nag-pray tayo, lahat ng decision natin is pinapaubaya natin sa Kanya, still, igaguide pa rin tayo, guys. Kasi normal lang as a tao na may mga negative side talaga tayo. Hindi tayo magiging normal na tao kung wala tayong mga negative side. Kasi sa pagkakaalam ko, ang perfect lang talaga is si Papa God lang. Yun lang yung pagkakaalam ko, yung perfect. Walang negative side as a tao. Pero kung normal ka lang na tao, hindi ka talaga perfect. May mga bad side ka talaga. Kaya kung may magsasabi man sa akin sa harap ko na napakabait niya, napaka-perfect niya, well, sasabihin ko sa iyo na napakasinungaling. Kasi God, kaano pakabait yung tao, guys? Sa tingin mo, napakabait. May negative side talaga yun na tinatago. Kaya, hindi ako naniniwala na may magsasabi na ang bait ko, perfect ako, wala akong negative side. No. Kasi lahat tayo bilang isang tao, may mga negative side talaga tayo. Lahat tayo may mga inggit talaga sa pagkatao. Pero depende na lang yun kung paano mo dalhin yung inggit mo. Kasi ako minsan naiinggit talaga ako, ba't ginagawa ko yun as inspiration. Hindi ko yun, yung inggit na yun, hindi ko ginagawang negative. Ba't ginagawa ko yun as positive. Ginagawa ko yung inspiration sa buhay ko na yung kinainggitan ko is magiging ganun ako. Magsasumikap ako na para maging ganun ako. Yung iba kasi once naiinggit, hihilahin niya yung kinainggitan niya pababa. Which is pangit yun, guys. Pag ginawa mo yun, huwag ka nang mag-expect na giginhawa or aangat ka sa buhay mo or mag-i-improve yung buhay mo. Huwag ka nang mag-expect. Tinutuo yun, guys. Kasi dami mo kasi nakakilala na yung parang parang inaano na yung buong pagkatao nila as inggit. Yung parang binubuo yung pagkatao nila ng inggit. Yung ganun. Puro insecurity yung nasa pagkatao nila. Which is pangit. Minsan na feel ko rin naman ng pagiging insecurity. But kayang-kaya ko naman i-handle yun. Kasi ako kasi yung tao na yun na may sarili kasi akong ambisyon sa buhay. Kaya, I don't think so. Nabubisit ako sa mga taong puro na ng insecure. Yung nakikita nila sa ibang tao, inggit, yung mga ganun. Which is pangit yun, guys. Paano ka maging happy kung ganun lagi yung nasa feeling, ganun lagi yung nafe-feel mo? Paano ka maging happy sa buhay? Puro ka lang insecurity, puro ka lang inggit. Nangingibabaw sa pagkatao mo. Hindi ka magiging happy nun. Hindi ka magiging kontento sa buhay. Lubat. Lubat na ako. Kasi kung ganun lagi yung nasa isip mo, wala. Hindi ka talaga magiging happy. Pero kung yung inggit mo is ikinoconvert mo to into inspiration para mas lalong i-improve mo yung buhay mo, the best. Oo. Aangat ka talaga niyan, guys. Pero yung inggit mo is binabalot mo ng negativity.
Then, hinihila mo yung taong pinaingitan mo pambaba. Sinisiraan mo or what? Ay, huwag ka na mag-expect na aangat yung buhay mo. Diba? Bababa tayo, guys, kasi mainit na. Napifeel ko na yung init. Wala pala akong chocolate. Gusto ko mag-chocolate. Pag ganito kasi, nag-chocolate ako. Alam nyo ba, guys, na sa TikTok, alam nyo ba na mostly sa mga pinapanood ko sa TikTok is yung mga CEO. Mostly pag nasa TikTok app ako, mostly sa mga pinapanood ko dun is ano, mga CEO. Kasi wala eh, parang ang purpose ko naman kung bakit pana ako tingin sa mga nagla-live ng mga CEO, yung may mga sariling brand sila sa TikTok shop. Kasi, kumukuha ako ng idea kung ano yung mga ginagawa nila. Kasi, di porket college grad ako, guys. College grad ako sa isang business management. Is, alam ko na lahat. Iba din kasi talaga yung nasa field ka mismo. Yung nasa ano ka na talaga mismo, sa pwesto ka mismo, or nasa industry ka na talaga mismo. Kaysa i-compare mo dun sa nag-aaral ka lang. Kasi more on theory lang kasi pag nag-aaral ka eh. Iba din talaga kasi yung mismo nandun ka talaga in action. O iba. Kaya, right now, kumukuha ako ng mga idea. Then at the same time, I'm so happy lalo na sa mga CEO na ang successful talaga nila, guys. Kasi ang galing nila sa marketing. Which is yun ang course ko. Pero hindi ko pa. Even though yun talaga yung major ko, pero hindi ko pa yun ganun ka, ano, gamay. Kahit yun ang major course ko talaga. Pero iba din talaga kasi yung nasa ano ka na, field. Nasa field ka na mismo. Kaya, bilib ako sa mga CEO ng ano lang. 829 views na. Ang dami kong viewers. Kaya still kumukuha pa rin ako ng idea. Iba din kasi talaga, guys, yung mas marami kang alam. Kasi naman yung nagkukunwari kang maalam. But, in ano, wala kang alam. Yung tipong nagpe-pretend ka lang na may alam, marami kang alam, but sa totoo, wala. Diba? Kasi ako, frankly speaking, guys, wala. Hindi ko talaga gamay yung course ko. Kailangan ko pa yun talaga ng experience. Kailangan ko na experience talaga yung ako talaga mismo yung hahawak. Yung mga ganun. Walang dami kong viewers. Gugutom ako, guys. Kukunin ko na yung apple. Tadaan! Ang dami kasi yung viewers. Ikari plus oh. Pa-wash out kay Alarcon Toledo. Hello. Tapos, in which frankly, in which yung mga CEO na pinapanood ko sa TikTok shop, guys, is hindi talaga na pinag-aralan yan. Hindi sila nag-aaral ng ano. I don't know. I'm not sure. But sa pagkakalam ko, hindi lahat ng CEO dyan sa TikTok is business management tapos major in marketing pa talaga. Parang feeling ko hindi nila pinag-aralan yun. But ang galing nila sa marketing. Galing nila mag-market ng product nila. Ang ganyan. Mag-discarte.
Apple. Apple, green apple na may asin na may sili. Iba yung trip ko, di ba? Sinong may ganitong trip? Sili na may asin na apple. Green apple. Favorite ko green apple. Ayoko nung pula. Gusto ko green apple. Hindi siya maanghang. Ito, hindi maanghang. Tapos, ba't kayo umuungon yung aso? Pangit pakinggan. Hindi maanghang tong sili na to. Yung malaking sili. Hindi siya maanghang. Kinain ko na nga. Hindi pa rin maanghang. Ayan ang kinain ko. Yung sili mismo, pero wala. Hindi siya maanghang. Ito yung dinner ko, guys. Green apple. Then pag nagutom ako mamaya, iinom na ako ng gatas. Nag-defrost pala ako. Dinifrost ko yung ref kasi grabe, kapal na ng yelo. Kapal na ng ice. Maganda talaga yung bagong ref, guys. No? Yung new need ka na mag-defrost. Kasi ang hassle mag-defrost. Yung mga bagong ref kasi ngayon, no need to defrost na eh. Kasi hindi siya nag-a-ice. Mga bagong ref. Kapag yung ref mo is nag-a-ice or kailangan i-defrost, ibig sabihin nun, no, old ref yun. Ano? Old unit. Tapos malakas sa kuryente yun. Hi sa 820 viewers. Hello guys. Dami nyo. Hindi tuloy ako makapag-end-end. Ganyan kasi ako guys pag maraming viewers. Hindi ako basa-basa nag-i-end. Sayang kasi. Pero maya-maya mag-end na ako. Dami ko nang nasabi. Sana may natutunan kayo sa live ko na to ngayon. Ganito ako mag-live pag wala akong ginagawa. Kung ano-ano lang yung mga sinasabi ko. Pero kung nag-live ako, tapos ang dami kong ginagawa. Expect nyo na hindi ko kayo makakausap. So ngayon, alam mo nga, live lang talaga ako. So, expect nyo na rin na marami akong masasabi. Pero hindi peke yung mga sinasabi mo guys. Ha? Totoo lahat yun. Hindi kasi ako peke na tao. Oo, makikita nyo talaga yung realidad pag ako yung kaharap nyo. Pag once nainis ako sa iyo, pag once nainis ako sa isang tao, makikita talaga yung nainis ako.
Natanis na lang kung may malaking reason. Yun. Kailangan ko magkunwari. Kung malaking reason yun, guys. So, ibig sabihin nun, may malaking bagay akong pinoprotektahan, pinoprotektahan or what. Kaya, yun, kakayanin ko or titiisin ko. Pero wala naman. Makikita mo talaga na, totoo. Promawain ako, guys. Ano talaga yung weakness ko? Isa sa mga weakness ko, sobrang maawain ko. Madita ako pero sobrang maawain ko. Lalo pag nakikita ko pa mismo. Apple. Glass na lang to. Green apple. Ito na yung dinner ko. Maging dinner. Dami pang asin. Tatago ko lang to. Sayang. Wala na pala akong asin. Kailangan ko ng mag-grocery. Dami ko nang wala. Pag nagutom mo mamaya, inom lang ako ng gatas. Wala akong mag-dinner. Ito lang. Kasi kung panay ako kain, guys, dulubo talaga ako. So, lang sarap kumain eh. Sa totoo lang, guys. Kung hindi ko na iniisip yung maging health ko, yung maging figure ko. Kain ako ng kain. Promise. Sarap kumain. Sa totoo lang. So, gusto kong kumain ng kumain, guys. Kasi pinipigil lang ko na yung sarili ko. Dahil kung hindi ako nagpipigil sa sarili ko, guys, naku, ewan ko, ano na itsura ko ngayon. Parang nasa wrong tamtax. Tabain kasi ako, guys. Family, lahat ng side ko, sa side ng mama ko, at saka sa side ng papa ko, mga tabain. Mga malalaki talaga. Magkapatid, kaming magkapatid, ako na lang ata yung payat. Lahat ng mga kapatid ko, mapababae man o lalaki. Tataba. Puro taba. Puro mataba. O kasi, sa totoo lang, sarap talagang kumain. Gusto ko, every now and then, kakain ako ng kakain. Any kind of food. Basta gusto ko. Pero, pinipigilan ko talaga, guys. I try my best na pigilan kasi, tawag na ito. Mahirap na. Kasi pag sobra din tayong mataba, guys, delikado na rin yung health natin. Delicates na yung health natin pag sumobra tayo sa timbang. Obese na kasi yung tawag na. It's not good for our health. Marami tayong magkakaroon tayo ng maraming sakit pag ganun. Ba't kaya umuunong yung aso? Dapat kasi sa katawan natin, guys, is yung sakto lang. Hindi mataba. At hindi rin sobrang payat. Delikado din pag sobrang payat. Wala nang nutrition yung katawan mo pag ganun. So, lahat dapat in moderate. Kasi sabi nga nila, too much will kill you. Unless much will kill you din. So, lahat moderate lang. O, diba? Tulad kanina, uminom ako ng Coke. So, ang ininom ko din naman na tubig ngayon, isang pitchil. Kasi dalawang mismo pa lang na inom ko today. Dalawang mismo ng Coke. So, uminom din ako ngayon ng isang pitchil na tubig. Diba?
Ang hirap maging tao. Lahat kontrolado, di ba? Ang hirap maging tao, guys, no? Ang hirap maging tao kasi hindi lahat pwedeng gawin mo kahit gusto mo, di, kahit gusto mo pa yung bagay na yun, pag hindi pwede, wag mong gawin, ganun. Tapos sa pagkain din, kahit gusto mo kumain ng kumain, di pwede kasi delikado. Too much kasi, maging obese ka. High blood, diabetes, pag sobra sa kain. Pag wala ka namang, kung hindi ka naman kumakain, sobra naman, na, so, kung sumobra naman yung diet mo, pwede ka rin magkaano. Tawang ito. Anemic. Ano ba? Marami ding sakit pag ganun. Walang nutrition. Lagi ka magkakasakit din. Ang hirap maging tao. Sa totoo lang, mahirap maging tao. Wala tayong magagawa. Andito tayo eh. Naging tao tayo eh. Kailangan nating mag-follow sa rules and regulation. Kasi kung hindi ka mag-follow sa rules and regulation, mapapahamak ka talaga. Oo. Pag hindi ka mag-follow, di ba? Mapapahamak ka. Kung gagawin mo lang lahat ng gusto mo. Di ba? Sino ba naman yung ginagawa lahat ng gusto niyo din, hindi sila napapahamak, di ba? So, lahat, kailangan sumusunod sa rules and regulation, and then, pinag-isipan lahat. Yung mga ganun. Pinagplanuhan. Kasi kung dire-diretso ka lang, walang, hindi mo pinag-isipan, go ka lang ng go, mapapahamak ka talaga. So, ganun lang yung buhay, guys. Na-realize niyo ba yun yung buhay natin? So, yun, guys, mag-end live na ako. Nakailang oras na ba ako sa pag-live? 1 hour na pala. 160 minutes. Sige na, guys. Bye-bye. Thank you so much for watching. See you sa next live ko. Love you all. Bye.